Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung Jesus, Jesus, o Jesus sa Tagalog, o Yeshua, yun ang talagang tunay na original name niya, Yeshua. Ibig sabihin si Yahweh ay nagliligtas, Yeshua. Ang pangalan niya is more than a name. Ang pangalan niya, it denotes what he intends to do, yung kanyang gagawin. Kaya sa mga series na yung mga darating pong mga Sundays, huwag ninyong imimiss, na lalo pa natin siyang makikilala na ngayong linggong ito, ang titingnan natin, Jesus illuminates. Ibig po sabihin, he is the light, siyang light. Kaya ang ating pong titingnan dito, yung pong pinagbasihan natin ng Jesus illuminates, ay yung John 8:12. Ang sabi niya, ganito, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin, sabi niya, hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sino po ba ang gusto na siya magkaroon ng ilaw ng buhay? Isa pa pong katanungan, sino sa inyo ang nakaranas ng siya may kalituhan na hindi niya alam po anong kanyang gagawin? Yung parang in darkness siya, pakitaas ang kamay. See, lahat po tayo ay nakadanas noon. Kaya nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, doon ang pagkakataon ng Panginoon, yun ang time ng Panginoon ay mag-i-illuminate. Illuminate. Ang ilaw ay nagliliwanag. So, liliwanagan niya tayo. Yung mga area ng ating buhay na pinagdirimlan tayo. Maraming ang ating mga bahagi ng ating buhay, minsan tayo po ay nakakaranas ng kadiliman sa ating buhay. Nagdidilim ang ating pag-iisip, nagdidilim ang ating mga desisyon, nagkakamali tayo. At ang Panginoon gusto niyang tayo ay illuminates. Illuminate niya ang ating mga isipan. Patnubayan niya tayo, siya ipatnubay. Kaya't yung pong John chapter 8 verse 12 na binanggit kanina na sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Sinong hindi lalakad sa kadiliman? Ang sumusunod, sabi niya. Ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi siya magkakaroon ng ilaw ng buhay. Meaning, siya magliliwanag sa harapan ng mga tao at siya ay makaka-encourage din sa mga tao. Minsan ang pamumuhay ko ay nasa kadiliman, ngunit nung ako'y makakilala sa Panginoon, ginamit na niya ako upang marami ang magkaroon ng kaliwanagan. At marami dito sa mga kasama ko, mga staff sa church, bata pa sila, inaandito na. Na ngayon, sila'y leaders na. At sabi mo sa katabi mo, at ikaw din. Woo! Wala pa po natin ng Panginoon. Amen! Amen! So dito po, sisimulan natin ito sa Genesis chapter 1. Sabi po rito, tinan nyo, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabay-sabay po, basahin ninyo. The heavens and the earth. Alam nyo, ang lahat ng bahagi ng buhay natin, lahat ng relationship, lahat, pati negosyo, ay merong simula, merong beginning. At hindi natin maintindihan kung ano ang takbo ng buhay, hindi natin maintindihan bakit ba ganito ang buhay, hindi maintindihan ano ba ang purpose ng buhay. Pag ikaw ay nagsalita, nagsimula ka sa iyong sarili. Pag sinimulan mo ito sa ano ba ang purpose ng buhay ko, ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay ko, saan ba ako tutungo, tulad ng awit na kesira-sira, natatandaan niyo ba yun? Kesira-sira. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Ito yung sinabi sa kanya ng nanay niya. Kesira-sira. Kesira-sira. Whatever will be. The future's not ours to see. Kesira-sira. Pag hindi natin inumpisahan sa Diyos, hindi natin maintindihan ang buhay. Kaya ang lahat, in the beginning, God created. So doon tayo magsisimula. At nakita natin dito na ang pangalawang verse naman sa verse 2 ay ganito. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
Yung ating pananampalataya ng ating Diyos ay mayroong tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nakita na kaagad natin sa simula pa lamang. In the beginning, God created. God created. Nandun na yung the Father God. Amen po. Tapos sa pangalawa, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God, the Holy Spirit ngayon, was hovering over the face of the waters. Ibig sabihin, nandun siya sa ibabaw ng mga tubig, punong-puno ng tubig ang earth. And then, pagkatapos sa verse 3, eto na, God said, let there be light. Magkaroon ng liwanag. Yun ang pangatlo, ang verse 3. God said, let there be light. At pagkatapos, sabi naman ni Jesus sa John 8:12, I am the light of the world. Nakikita natin yung sunod-sunod ng pamamaraan ng Panginoon kung paano niyang ihayag ang kanyang sarili. Sapagkat kung hindi ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili, hindi natin siya makikilala. Lahat yun ay revealed ng Panginoon sa atin, inihayag sa atin. Kahit yung mga bagay na inihayag sa atin ay napakahalagang ating unawain. Mga minamahal ng Panginoon, hindi kayo nandito kung hindi kayo naniniwalang may Diyos. Amen po ba tayo doon? At yamang naniniwala na rin lang kayo sa Diyos, kilala ninyo na ang Diyos na inyong pinaniniwalaan. Tama? May sense? Okay. Kung hindi, meron naniniwala ka sa Diyos, pero naniniwala ka sa maraming Diyos, polytheism. Halimbawa, katulad po ng mga Romans, Greeks, naniniwala sa maraming Diyos, goddess, maraming mga goddess, ay hindi po na, kung hindi natin nakikilala ang tunay na Diyos, na kaya lamang natin makikilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Kaya nung siya ay bumapa na, nagkatawang tao na, doon niya inihayag ang Diyos. Because no one has seen God at any time. Walang nakakita sa Diyos kahit kailan. No one has seen God at any time. But he who is in the bosom of the Father, he has declared him. Indeclare ng Panginoong Jesu Kristo ang Diyos sa atin. Kaya sabi niya, kung ako'y nakita na ninyo, nakita niyo ng Ama, ako at ang Ama ay isa. Woo! Purihin natin ang Panginoon. Amen. Meron tayong tatlong titingnan dito. Una, ang titingnan natin dito, the light shines in moral darkness, sa moralidad. Okay, kaya medyo lalaksan niyo ang loob niyo sa pakikinig tungkol sa moralidad, okay? Kaya mo sa katabi mo, laksan mo ang loob mo. Okay. Oh, ang pangalawa, titingnan natin dito, the light shines in religious darkness. Yun ang pangalawa. At ang pangatlo, titingnan natin, the light shines in physical darkness. So, diyan muna tayo sa tatlong yan, sa umagang ito. At sa tatlong yan, marami na tayong matututunan. Okay, umpisa na po natin ang ating pong mensahe sa umagang ito. At ihanda nyo na ang inyong mga pandinig, ihanda ang puso, manalangin po tayo. Manalangin tayo, Heavenly Father, prepare me. Help me understand that you are the light of the world. Maunawaan ko nawa na ikaw ang ilaw ng sanlibutan na ang sumusunod sa iyo ang siyang nakakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. Nais ko po yun, Panginoon. Thank you, Lord. I want it today. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So ito pong John chapter 8 verse 12, ito po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo matapos na siya nasa isang lugar noon at ang Panginoong Jesucristo na isang grupo ng mga tao sa templo, nasa loob siya ng templo. At dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng magagandang mga paliwanag tungkol sa salita ng Diyos. By the way, sino po sa inyo ang nakaranas ng magbasa ng Bible? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay po, yung nagbasa na. Okay, yung hindi pa, di magbabasa naman kayo. No? Hindi po ba? No? Babasa naman kayo, hindi ba? Okay, timing lang, hindi ba? Okay, ngayon. Yung nagbasa na, napansin nyo ba na hindi madaling maintindihan? Sino nagsasabing hindi madaling maintindihan ng Bible? Marahil kaya yung iba hindi na nagbabasa kasi hindi madaling maintindihan. That's why you need to come to church. Para may paliwanag po, para yung mga bagay na hindi mo maintindihan, sasabing, yung pala ibig sabihin noon. Yung pala ibig sabihin ng aking binabasa na hindi ko maintindihan. So nagsimula itong message ng Panginoon Jesucristo
tungkol doon sa I am the light of the world, ako ang ilaw, nagsimula ito nung siya nangangaral at pagkatapos sa kanyang pangangaral na napakaraming mga tao ay nasa paligid niya, nasa loob siya ng templo. Walang galang na kinalatkad yung isang babae. At sinabi nila na itong babaeng ito ay nahuli namin sa akto ng pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Ano ang masasabi mo? At yun ay ginawa lang nila para subukin si Jesus. Imagine, ang Panginoong Jesucristo pa ang susubukin sa interpretation ng salita ng Diyos. Kaya dito, ang titingnan natin dito, ay yung liwanag ng Panginoong Jesucristo sa moral darkness. Yung merong darkness ang mga tao tungkol sa moralidad. At pag sinabi natin moral, hindi ibig sabihin nun sexual lang. Pero sa pagkakataong ito, sexual immorality ang ating makikita rito na kinaladkad yung babae sa harapan niya na hinuli sa akto ng pangangalo niya para siya isubukin. At malamang kaysa hindi, ang kanilang ginawang yon ay pakana, orchestrated, pakana. Yung sinadya, sapagkat dala-dala nilang babae, nakakita na ba kayo ng taong nangangalo niyang mag-isa? Nakita na ba kayo nun? Nahuli na ngangalo niya. Eh, sinong kasama? Wala, siya lang mag-isa. Okay. Ito yung story nito. Ito yung nakakatawa. Tinan nyo, natawa kayo sa sinabi ko. Pero, yun po ang totoo nun. Pagka, tinan nyo, bakit siya gustong subukin? Bakit siya gustong subukin? Kasi po, naghahanap sila ng dahilan para si Jesus ay bumagsak ang popularity. Nagiging popular siya. Gustong-gusto siya ng mga tao. So gusto, naghahanap sila ng dahilan para bumagsak ang kanyang popularity. At yun namang isa, naghahanap sila ng dahilan para si Jesus ma-accuse nila. Pagka kung anong piliin ni Jesus, kahit anong piliin niya, sabi ni Moses, dapat batuhin. O siya, hala, di batuhin niyo. Sisira ang popularity niya. Pagka sinabi ni Jesus, magpakita naman kayo ng habag doon sa babaeng ito. Show mercy. Sabihin doon, break naman niya yung Jewish law. Kaya either way, talo siya. Either way, mali siya. Okay? Naintindihan niyo na. Kaya ang tingin nila, mako-corner na nila. Ito na ang pagkakataon na mako-corner nila si Jesus. Okay, now, umpisahan natin ngayon dito. So nahuli sa akto at dito sa John chapter 8, verse 1 to 11, inanavigate ko na sa inyo. Habang si Jesus nagtuturo, kinaladkad ng mga eskriba at pariseo, itong babaeng ito at ang sabi, Guro, nahuli sa akto ang babaeng ito sa pangangalo niya sa kautusan na pinag-utos sa amin ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Anong inyong masasabi tungkol dito? Ngunit ang Panginoong Jesucristo, itong kanyang reaction. He kept silent. Hindi siya nagsalita. Tumahimik lang siya. At pagkatapos, he bent down and wrote something on the stone, the floor. Nasa loob siya ng templo, remember? Kaya sumusulat siya doon, gumuguhit yung mga daliri niya doon. Okay. Ang mga tao, pinipilit siya na siya ay magsalita. Pinipilit siya na magsabi siya sapagkat kailangan magsabi siya ng isang bagay na makikitaan siya ng mali at pagkatapos, either mawawala ang popularity ng Panginoong Jesucristo o ma-accuse siya. I-accuse siya ng something else. Ngunit, ito po ang nangyari. Napaka ang Panginoon ay full of wisdom. Siyempre po, ang Diyos ay omniscient God. Siya ay punong-puno ng wisdom, napakatalino, all-knowing ang Panginoon. At bago pa itong incidenting ito, naniniwala ba kayo na bago pa itong incidenting ito, alam na ni Jesus na ganito ang gagawin sa Kanya? Naniniwala ba kayo doon? Bago pa siya ipinako sa krus, alam na niya na ipapako siya sa krus? Bago siya pinahirapan, alam niya na kung gaanong kahirap ang pahirap na gagawin sa kanya. Kaya ang sabi nga niya, Ama, kumali, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sapagkat yun ang reason kung bakit siya ay nagkatawang tao. Para sa iyo at para sa akin. Sapagkat meron siyang kailangan gampanan. Yun ang kailangan niyang gawin. Kahit kung yung kanyang humanity, yung pagiging pagkakatawang tao, alam niya kung gaano kahirap, Diyos ka man,
kung hindi mo naman gagamitin ang pagiging Diyos mo at walang anesthesia, kumbaga, sige, pwede ko po kayong operahan ng appendicitis, pero walang anesthesia. Nakikita niyo ba kung gaanong kikilabutan ka doon? Nabibiyakin niya na walang anesthesia. Lahat ng hiwa, mararamdaman mo lahat. Ang Panginoong Jesucristo, ginampanan niya ang lahat ng iyon. At alam niya kung gaano kahirap. At itong pagkakataong ito, alam niyang ito ang gagawin sa kanya. Hindi ito lingid sa Panginoong Jesucristo na ganito ang gagawin sa kanya. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay buong talino na ipinakita sa atin dito na siya ay liwanag, siya ay ilaw. Alam niyo, yung accuser at saka yung pareseyo at saka iskriba at yung babae, naliwanagan silang pareho. At tayong lahat nandito, kung paanong sila ay naliwanagan, tayo manarito ay gusto ng Panginoon na maliwanagan sapagkat siya ay ilaw. Kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, ikaw ay maliliwanagan. Pag pinili mo na Panginoon, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas, maliliwanagan. Kaya itong message na ito po, hindi ito patungkol sa mga hindi Christians. Kahit po mga Christians, kahit nagsisimba na sa Christian church, ay may mga pagkakataon na dirimlan ang mga isipan. Kayo, mga Christian. Maaamin nyo ba na minsan ay nadiliman ang iyong pag-iisip, pagkataas ng kamay, nakagawa ka ng mga bagay na na-deceive ka, na nagawa mo na out of your being a person, being human being, bilang tao, umira lang iyong pagiging tao. Amen po ba tayo doon? Ito ang pag-uusapan natin. Kung gaano kabuti ang Panginoong Jesucristo na maliwanagan tayo tungkol doon sa ating moral darkness. Nadiliman tayo sa tungkol sa may kinalaman sa moralidad. So ginawa ito para subukin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung pinipilit siya ng pinipilit na sabihin niya kung ano ang dapat gawin, kung dapat bang batuhin o yun ang utos ni Moses, dapat batuhin. Ganito po, sinabi nila, the law of Moses, binanggit dito na ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay. Ano yung kautusan ni Moses? Ito po yun ang kautusan ni Moses sa Leviticus 20 verse 10. Tignan niyo. So, sabay po, basahin natin. Okay, go. The man who commits adultery, sabay-sabay. The man who commits adultery with another man's wife. He who commits adultery with his neighbor's wife. The adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Yun po nasa kautusan ni Moses. Law of Moses. Tagalogin natin. Kapag ang isang lalaki ay mangalo niya sa asawa ng kanyang kapwa, okay? Ang lalaking nangalo niya, ang babaeng nangalo niya, parehong papatayin. Narito ang babae, pero nasaan ang lalaki? Una-una, nakikita natin kung papaanong si Jesucristo ay bago ipako sa krus, ay dumaan sa husgado, yung kanilang inusgahan siya, tatlong klase ng husgado ang kanyang dinaanan, anim na husgado sa loob ng 8 oras, magdamag. Nakikita nyo? At meron ba namang husgadong bukas ng gabi? Hello, nandiyan ba tayo? Kung papaanong yon ay mga pakana ng tao laban sa Panginoong Jesucristo, itong pagkakaharap sa kanya ng babaeng gustong hatulan ng Panginoong Jesucristo, nakita natin dito, ito'y pakana. Sabi niyo yung word na yun, pakana. Pakana ng tao para siya isubukin. Kaya, ang pangalawa, ito po, sa Deuteronomy 17, verse 7, tinan niyo, ito naman yung isa pa. The hand of the witness, yung kamay ng witness, shall be first against to put him to death. And afterward, the hands of all the people, at saka lang makikisawsaw yung ibang mga tao, so you shall put away the evil from among you. Sa Tagalog, ang kamay ng mga saksi, yung talagang unang-unang nakakita, ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan. Talagang dudurugin sa bato.
Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Alam niyo kung ang batas na ito ay nandito pa rin sa atin ngayon, nagkalat ang patay sa karsada. Seriously. Ano yung gutay-gutay sa bato? Gutay-gutay ang mga buto, ang ulo, nakakapangilabot. Amen po ba tayo doon? Kung yan pa rin ang batas, at yan ang law of Moses. At ang Panginoong Jesucristo is the light of the world, ang ilaw na sanlibutan, kinokorek niya yung mga una. Sinabi nung una, huwag kang papatay. Pero sinasabi ko na sa inyo ngayon, pag ikaw ay nagalit sa iyong kapatid ng walang dahilan, ikaw ay nag-commit na ng murder laban sa kanya. Hindi mo pa pala ginagawa. Ikaw ay nagalit ng walang dahilan. Ikaw ay nagkasala na ng murder. Akala natin, mas mahirap yung Old Testament kaysa New Testament. Sa New Testament, pag ikaw ay tumingin nang mayroon kang pagnanasa sa isang babae, nagkasala ka na ng pangangalo niya sa iyong puso. Nagigit siya man sinasabi ko. Kung wala ang pamamaraan ng Panginoong Jesucristo o walang pamamaraan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, walang isa man sa atin ang makakaligtas. Wala. Itong good news, tinan ninyo. Yung liwanag ng Panginoong Jesucristo ay nagningning sa accuser at saka dun sa accused. At nagningning din sa bawat isa sa atin na naririto. Nagliliwanag din tayo tungkol doon na ang Panginoong Jesucristo ay hindi na parito para husgahan tayo. No. Mali ang ating pananaw tungkol doon. Mali ang pananaw ng mga tao doon. Hindi siya na parito para husgahan. Sabi niya sa John chapter 3 verse 17, ay ganito, sapagkat naparito, tinan niyo po, basahin po ninyo, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sa Tagalog, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaligtasan ang gusto niya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di ba, lagi nating narinig yan? Nung tayo po ay nasa ibang religion pa, panahon niya, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Di ba? May ganun tayo. Kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. O, di ba? O, sabihin niyo ngayon, kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. O, di po ba? Yung pagiging kordero niya ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, yun ang ating titingnan ngayon at inuumpisahan natin dito sa moral darkness ng tao. Moral darkness. So itong babae na ito, siguro ito, hindi niya maimulat ang kanyang mga mata sa pagkasyak. Hinuli siya sa akto. Kinalad ka siya sa loob ng templo. Nakikita niyo po ba yung iskandalong yan? Kumbaga, tayo dito, nagwo-worship service, pagkatapos may biglang kakalad ka rin dito na nakahubad na, hubot-hubad na babae, pagsasabihin, Pastor, nahuliw na din to, ayon sa kautos ni Moses, dapat siyang husgahan. Nakikita niyo po ba yung karimari-marim na yon at saka yung masyado pong rude, masyadong masamang asal. Walang respect. At nung hindi sumasagot ang Panginoong Jesucristo, ang mga ito, pinipilit siya, inuulit-ulit na siya itanungin. Sabi niya, Teacher, the woman was caught in adultery in the very act. Mismong akto ng kanyang paggagawa. Ano ang masasabi mo? Ang Panginoong Jesucristo ay sumusulat at nananahimik siya doon, pero alam niya kung anong gagawin niya. Expected na niya itong mga bagay na ito at gusto niyang dito ay meron siyang ipakilala sa atin. Gusto niyang meron siyang ituro yung mga accuser, yung accused, at tayo po ngayon na tinitingnan natin yung pangyayaring yon doon sa kasaysayan yung nung nakaraan, how do we treat moral sins? Paano natin tinatrato itong moral darkness? Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Na-imagine mo ba ang sarili mo? Na in your mind, ikaw yung accuser? Pag meron kang nalaman na pare o pastor o manggagawa ng church, nandito pa ba kayo?
At pagkatapos nalaman mo may ginagawang bagay na kumalat o na nagkaroon ng scandal o may ugong ng ganun. Ano kagad ang nasa mind mo? Okay, be honest. Pastor pa naman? Leader pa naman? Hello, nandiyan pa ba tayo? Walang compassion. Dapat yan alisin. Dapat yan mawala. Dapat yan patayin hanggang sa mawala. Amen ba tayo doon? Nagbubulungan. There was a time, probably, na ikaw ay isa sa mga accuser. Nagigas niyo ba ako doon? Pero ang Panginoong Jesucristo ay kinukorek niya ito. Gusto niya maintindihan natin kung papaano ang kanyang pananaw tungkol sa ganito. Kaya nung siya pilitin ang pilitin, ang Panginoong Jesucristo, ito ang sabi sa kanila. Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, dito sa John 8:7, tinan niya, habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya o yung kapipilit na siya sumagot, tumayo si Jesus sa kanila at sabi niya, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Sila'y gigil na gustong ang Panginoong Jesucristo makagawa ng mali. Pero ang Panginoon, yung mali ay kinukorek niya. Yung maling pananaw ng accuser. Yung maling pananaw ng accuse. Yung maling pananaw ng mga nagmamasid. Ikaw at ako na nandito ngayon. Maling pananaw. Sabi niya, ang walang sala, siyang unang bumato. Alam niya kung ano nangyari sa kanila? Walang bumato kahit isa sa kanila. Walang sino man sa kanila na nagtangkang bumato man lang o maski bumato ng maliit na bato doon sa babae. Dito sa verse 9, tinan niyo po sa verse 9. Then those who heard it, you and me and them, nung panahon nila, and those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman is standing in the midst. Naiwan. Ang word na gusto kong tingnan ninyo, convicted by their conscience. Sabay-sabay. The conscience. Mga minamahal ng Panginoon, hindi ba panahon na para ang ating konsyensya, ng ating conscience ay lumambot? Para hindi tayo, yung pagka nakakakita tayo o nakakakita tayo ng kakaiba o yung mga kakatuwang bagay o yung mga pangyayaring scoop o pwede mong headline, naka-headline. Hello, nandiyan ba tayo? Ay, pagkatapos eh, pag-uusap-usapan, magtatawanan, magbibiruan at the expense of the person. Kaya yung word na ito, convicted by their conscience. Nakikita natin yung salita ng Panginoong Jesucristo ay nag-illuminate. Niliwanagan ang kanilang kalooban at ang kanilang konsyensya para malaman nila na yung mismong kasalanan na ini-accuse mo sa isang tao, yung mismong kasalanan yon ay nagagawa mo rin. Na napakadali para sa iyo, ang ikaw ay magtawa, pagtawanan mo, pero meron ka rin anak na ganun. Nagigis yung mga sinasabi ko. Meron ka rin anak o kamag-anak o kapamilya mo na may pangyayaring ganun o ikaw mismo ay maring nakagawa nun, wala lang nakakaalam. Nagigis yung mga sinasabi ko, nandiyan pa ba kayo? Convicted by their conscience. Kaya, nung ang Panginoong Jesucristo na nung, wala na ba yung nagko-condemn sa iyo? Has no one condemned you? Wala na bang isang humatol sa iyo? Wala na po. Sabi ni Jesus, hindi rin kita kino-condemn.
Neither do I condemn you. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na mula ngayon. Huwag ka nang magkasala. Hindi na pa rito ang Panginoong Jesucristo para tayo ay condemn. Not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Para maligtas tayo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkakataong ito, ang tinitingnan natin ay yung moral darkness ng tao. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kung nakikita mo kung gaano kaganda ang kalooban ng Panginoon, kung gaano siya kabuti, at dito sa mga insidente na katulad nito na nakikita natin sa Bible, kung paano ang kanyang pamamaraan. Sabi rito sa Romans chapter 2, "Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are, who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge, practice the same things." Ikaw na nanghumusga ay nagpa-practice din ng ganoon. Pastor, hindi po ako nangangalo niya. O yeah? Nanonood ka ba ng sine? Opo. Netflix, nanonood ka ba? Opo. O pag may eksena doon, dahil naman ay talaga naman kitang-kita natin, explicit naman ang mga eksena. Talagang nakahubad at nakapatong at ginagawa nila, hindi lang pinakikita lahat. Sabi niyo sa akin, nakaganyan ka? Ay! Papatuloy mong pinapanood. Ang iyong emosyon, is it affected? May naramdaman ka ba? May naramdaman ka ba na natatangay ka? Yes or no? Sa makatwid, guilty ka rin. Hindi mo nga ginawa, pero sa panonood mo lamang sa movie, may nangyari na sa kalooban mo. Nagkasala ka na sa kalooban mo. Kaya mga minamahal ng Panginoon, all have sinned and for short of the glory of God. Ang lahat na nagkasala, walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ang Diyos lamang ang may karapatan na manghusga, hindi ang tao. Amen po. Amen ba tayo doon? Kaya sino ka o tao? Kaya sabi rito, therefore you are inexcusable sa Tagalog. Okay. Kaya wala kang maidadahilan o tao. Maging sino ka man na humahatol. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. Amen po. So when it comes to moral darkness, na-illuminate tayo ngayong oras na ito, nakita natin dito na ang Panginoon ay napakabuti. Siya ay naparito sa lupa at hindi niya kinukonsente. Sabi niya, hindi rin kita kinukondem, but go and sin no more. Alam niyo po ba sa Titus chapter 2 verse 11, yun talaga ang magbibigay sa atin ng strength, yun ang magbibigay sa atin ng motivation, yung kagandahang loob ng Diyos. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Appeared. Nagkatawang tao siya. Appeared to all men. Teaching us that. Ano yung tinuturo niya? Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Amen po. Kasi sabihin, yes, magtatagumpay na ako. Kailan pa nangyari yun? Ikaw ba'y sasabihin mo? Sino sa inyo dito ang victorious na hindi na nagkakasala talaga? Pakitaas ang kamay ng pinakasinungaling. Hindi ba? Amen ba tayo doon? So, yun ang dahilan kaya kumakaindak ang mga Christians. Yun ang dahilan kaya kumakapagpuri ang mga Christians kay Christ. Pinupuri si Jesus Christ. Sinasamba si Jesus Christ. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Si Jesus Christ ay hindi pwedeng mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya mabuting guro. Hindi siya mabuting propeta. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tinatanggap niya ang pagsamba at pag sinamba siya, tinatanggap niya at dinideclare niya siya ay God. He cannot be those. He cannot be a good man. He cannot be a prophet. He cannot be a good teacher. He cannot. Hindi siya qualified lahat doon. Iisa lang ang pwede sa kanya, siya ay Diyos. At siya ay karapat-dapat sa pagsamba. Siya karapat-dapat sa ating papuri. Kahit yung mga kalituhan ng mga tao, siya ba'y Diyos, siya ay tao, pinaglalabanan ng mga religion, ito ang susunod natin, ang religion. Okay. So itong liwanag na ito,
ito, when the light of Jesus Christ shine on you, shine on moral darkness, ito, mga minamahal ng Panginoon, mag-i-illuminate ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong conscience, magliliwanag at makikilala mo na napakabuti ng Panginoon. Kung hindi kay Jesus, wala tayo. Siya ang, sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Mga minamahal ng Panginoon, hindi itong dahilan para ang mga tao ay patuloy na nagkakasala. No, hindi po. Yun ang reason para ikaw ay iwasan mo na. Yun ang reason para ikaw ay magkaroon ng strength na makontrol mo. Yun ang reason para ma-overcome mo ang hindi mo na-overcome noon. Hindi in-expect ng God na ma-overcome mo instantly. You will have to do it all your life. Mga minamahal ng Panginoon. Pero ang kabutihan ng Lord, na patuloy siya. Pag tinanong mo, ilang beses magpapatawad ang isang tao? 7 times? Eh, kasi sa panahon nilang noon, 3 times lang. 3 magpapatawad. Pero sabi ni Peter, 7 times. Di parang akala niya, mabe-very good siya. Sabi ni Jesus, no, not 7 times. 7 times 70. Wow! Mga minamahal ng Panginoon, hindi ibig sabihin paulit-ulit mong gagawin dahil 7 times 70 pala. No. Hindi po yon. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon na tugunan natin. Sabi rito sa Titus chapter 2, verse 11, Tagalog. Ninyo. Sapagkat nagpakita ang biyaya o yung grace ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nagpakita. Ang Panginoong Jesucristo yung grace. Nagpakita. Okay. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Amen po. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapaglitas na si Jesucristo, tayo ay bibigyan niya ng katatagan. Siya ang nagbibigay, tinan niyo ba? Sabay-sabay, basahin ninyo. Siya ang nagbibigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. 3 lang yung ating titingnan na in-illuminate ng Panginoon sa ating buhay. Ano yung una? Moral darkness. Pangalawa? Religious darkness. O ang pangatlo? Physical darkness. Yung religious darkness ay ganito po yan. Religion can be summarized into one word. Do. You need to do. Pagka yung religion, kailangan meron kang gawin para sa Diyos. Nagigets niyo ako? Kahit ano pang religion, para makarugdan ka ni Buddha, makarugdan ka, kahit sino pa ang Diyos nila. Kailangan may gawain ka para sa Diyos, para ikaw ay tanggap ng Diyos. Ang timbangan mo dapat mas maraming mabuti kaysa masama, para ikaw ay, oh, good boy, oh, good girl, purihin ka ng Diyos. Tama, hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Hindi ganon. Hindi yung padamihan ng mabuti. Kaya it is not do. Religion is do. Pero ang Christianity, done. Can be summarized into one word, done. Okay, a religion, ano? Do. Kailangan meron kang gawin. Ang Christianity, ano? Done. Nagawa na ng Diyos. Ang nais ng Panginoon ay matanggap mo siya. Ang nais ng Panginoon, tanggapin mo ang ginawa niya para sa iyo. At pasalamatan mo siya at magpuri ka sa kanya. Purihin ang Panginoon. Amen po. Yun po ang Christianity. Ang religion, ang religious darkness is based on emotionalism. Yung parang yung mystical emotionalism. Yung paiyak-iyak, pagulong-gulong, iba-ibang mga ritual na ginagawa. Ito naman po yung legalism. Yung pangalawa, legalism, walang grace. So yung legalism na ito, ito po yung sinisikap ng mga tao na sundin ang kautusan ng Diyos. Yung lahat ng kautusan, sundin niya.
nandun siya sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ba talaga naman dapat natin sundin ang utos ng Diyos? Yes. Amen po. Pero hindi yun ang magliligtas sa tao. Hindi yung pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit ganon? Dahil walang sino namang nakakasunod sa utos ng Diyos. Tinan nyo, papakita ko lang sa inyo sa James chapter 2 verse 10. Bibigyan ko lang kayo ng isang example, tinan niyo. Sabay-sabay, basahin natin. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point is guilty of all. Ulitin natin sa Tagalog, tinan niyo. Sapagkat sino mang tumutupad sa buong kautosan, subalit lumabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. It's either all or none. Nag-guess yung sinasabi ko? Why? Because God is a perfect God. Kaya paano ang gagawin mo upang sa ganun ay makamtam mo ang buhay na walang hanggan? Manalig ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Manalig ka na ang ginawa niya ay sapat na. Maniwala. Kaya sabihin niya sa cross, it is finished. Nagampanan na niya. Naganap na. At tatayuan mo at mananangan ka doon sa naganap na. Noong Holy Week, yan ang tinignan natin. Noong Good Friday, ang tinignan natin, ang ultimate na demonstration ng God's love sa atin ay yung cross. Buhay niya ang kanyang inialay. Noong resurrection, noong Linggo de Gloria, yun ang ultimate demonstration of God's power. Meron siyang kapangyarihan na ibigay ang kanyang buhay, meron siyang kapangyarihan na ito'y ibalik. Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. So anong natitira sa atin ngayon? Tanggapin natin yung kanyang ginawa para sa atin. Yun ang gusto niyang maging buhay sa ating puso. Sabi po rito, tinan niyo yun, sa Galatians chapter 3, verse 10. Sapagat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng kahit anong Bible ang basahin ninyo, yun ang mababasa ninyo. Sabay-sabay, basahin nyo ng malakas. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat nasusulat, sumpain bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. You're a curse pag hindi mo nasunod ang isa. Kaya pag hindi mo lang nasunod, babatuhin hanggang sa mamatay. Yung babaeng nahuli sa akto, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Alam ba, naubusan ka ng gasol, namumulot ka ng patpat, Sabat, at nakita ka nila, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Ganong kalupit yung law of Moses. Mga minamahal ng Panginoon, tinubos tayo ni Jesus dyan. Amen po. Lahat ng umaasa sa gawa ng law, sabi niya, nasa ilalim ng sumpa. Kaya sabi niya, sapagkat nasusulat sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na susulat. Tignan niyo po sa Galatians 3 verse 13. Galatians 3:13. Okay. Sabay-sabay. Ready? Okay, go. Mula sa sumpa ng kautusan ng siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Kaya siya ay hindi pinugutan ng ulo, hindi sinaksak lamang. Hello, nandiyo ba tayo? Hindi siya binigte, nilagyan dito sa guillotine, binigte siya. Hindi. Kaya ang kanyang kamatayan ay ipinako siya sa krus, ibinitin sa punong kahoy. Ang reason, sapagkat tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinitay sa punong kahoy. Tinubos niya tayo sa sumpa. Para ang lungkot ng mukha niyo, hindi ba kayo masaya doon? Pinalaya na tayo ni Jesus. Ah, ganyan ka pa rin. Okay, inaanto. Naiintindihan niyo ba sinashare ko? I rebuke blindness in the name of Jesus. Lord, you are light. I pray for your light to shine upon each one of us. Magliwanag ka sa isipan at puso at conscience ng iyong minamahal in Jesus' name. Amen. Amen po. Okay. Alam niyo itong lesson na ito, hindi madali. Pero kung papakinggan mo to sa iba-ibang version, hindi mo masyadong maiintindihan na si Jesus ay light.
siya ay ilaw. At ang ilaw ay nagliliwanag sa isipan. Naliliwanagan ang mga puso. Naliliwanagan ang mga conscience ng mga tao. Amen po. Kaya sabi rito, tinubos tayo. 3:13, ulit sabay-sabay. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya maging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat sumpain ang bawat ibinitay sa punong kahoy. Sa Galatians 2:21, tingnan niyo po. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Sabi rito, hindi ko mapapawalang halaga ang grace of God. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung ngayon si Kristo namatay na walang kabuluhan, bakit pa siya kinakailangang mamatay? Mga minamahal ng Panginoon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Someone has to pay. As sabi ni Jesus, ako na po, pagkalooban niyo ako ng katawan, sabi doon sa Hebrews, katawan, binigay sa kanya, alam niyo ang reason kung bakit siya ay nagkatawang tao? Para siya mamatay, para sa iyo, para sa akin, para ibubo niya ang kanyang mahal na dugo, dahil mahal na mahal niya tayo. Upang tayo makasama niya, magpakailan man. Amen po. Ang tanong, sino ang kailangang ipag-pray mo na mayroong religious darkness? Sino ang mahal mo sa buhay na share ka ng share pero nire-reject ka? Ang tawag natin dun ay sarado kandado. Sino ang mga minamahal mo o sino ang kaibigan mo o best friend mo na kahit anong share ang gawin mo, nire-reject? Huwag na natin pag-usapan yan. Alam mo, kanya-kanya tayo ng pananampalataya, ha? Tayo'y magagalangan. Galang mo ang pananampalataya ko, gagalang ko ang pananampalataya mo at magkaibigan tayo, okay? Di ba magandang pakinggan, ano? Di ba? Yun ang lagi ko naririnig sa mga magagaling sa filosofiya. Kanya-kanya lang naman tayo ng paniniwala. Si Jesus, ganun ba ang ginawa niya? Iginalang ba niya ang pananampalataya ng mga Pariseo? Iginalang ba niya ang pananampalataya ng Judaismo? Iginalang ba niya ang pananampalataya na ang pananampalataya nila ay sumunod sa kautusan ni Moses? Sabi niyo sa akin, yes or no? No? Yes or no? Hindi niya ginalang yun. Tinulungan sila sapagkat yun ang reason kaya siya nagkatawang tao upang sabihin sa kanila, you shall know the truth and the truth will set you free. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay magliliwanag sa inyo at ang liwanag na ito ay ang buhay. Pag natanggap ninyo ang liwanag, ma-experience niyo ang buhay. Now, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Ang tanong ko kanina, sino sa mga mahal mo sa buhay o sa kakilala mo ang nangangailangan na makalaya sa religious darkness? Ito, tinan nyo. But even if our gospel is veiled, alam nyo ba yung veil, yung nakatalukbong? Hindi ka makakita pag meron kang talukbong, meron kang spiritual blindness. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Magliwanag sa kanila. Sapagkat siya liwanag. Tagalogin natin. Okay. Samahan niyo ako sa pagbabasa. Okay, ready. Okay, go. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang, kanino? Sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, ang kalagayan nila ay bulag, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, ang kanilang pag-iisip, binulag ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita, okay, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo
nasa larawan ng Diyos. Kaya yung, huwag kang magtaka kung bakit nag-share. Halimbawa, na-bless ako po sa HTBC, nakakilala ko kay Lord, na ako'y nakita ko doon yung kung paano ang salvation, natutunan ko na kung ako pala iligtas, hindi pala ako maliligtas sa sarili kong gawa, ang ginawa ng Diyos palang mahalaga. Tapos sineshare mo, huwag ka nang babalik na sa church na yan. Huwag ka nang makabalik-balik doon. Pagka merong spiritual darkness o meron siyang religious darkness, ipiprevent niya ang isang tao na makita yon. Katulad ng mga Pharisees, katulad ng Pariseo, katulad ng mga Pero, yung paraon, inaawat niya ang mga Israelita na sumamba sa Diyos. Hindi nila papabayaan. Yung spirit hindi namamatay. Nagpapalipat-lipat lang ito at yan ay hindi nyo man, naman, maintindihan nyo at hindi, pero pinaliliwanag ko sa inyo, yan ang katotohanan. Yung spiritual blindness na ito, nagpapalipat-lipat. At ang tanong na susunod nyo, tatanong, Pastor, anong kailangan kong gawin para mawala ang kanilang pagkabulag na binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito? Anong gagawin ko? Gusto nyo ba malaman ang sagot? Pakitaas ang kamay. Gusto nyo malaman? Paano ang gagawin? Meron silang spiritual blindness. Meron silang religious darkness. Masyado silang religyoso, sarado, kandado. Anong kailangan kong gawin? Ganito po yan. Sabi rin sa 2 Corinthians 3 verse 16. Okay. Nevertheless, sabay-sabay. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Tagalog, tinan ninyo. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong naaalis. Ang kailangan yung goodness ng Panginoon, hindi yung magpapalit ng religion ang i-share mo, kundi yung kagandahang loob ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos ang i-share mo. Yung mga hindi mo mapagtagumpayan sa sarili mo. Nagtagumpay ako ngayon. Yung mga hindi mo maintindihan, naliwanagan ako ngayon. Tapos makikita niya ito, kung ayaw pa rin niyang maniwala, makikita rin niya sa iyong pamumuhay. Dati kay nagmumura, hindi ka na nagmumura. Dati ikaw ay nagsisinungaling, ngayon ay hindi ka na nagsisinungaling. Nakukuha niya ba? Susundan niyo ako? Ang iyong liwanag, yung iyong ningning, nagliliwanag sa harapan ng iyong mga mahal sa buhay. Magtataka nga ako sa iyo. Dati ikaw ay mainitin ng ulo, pero ngayon napaka maunawain mo. Dati ikaw ay napakaramot, pero ikaw naman ngayon, hindi ka nanghihinayang na ibahagi ang kung ano ang meron ka. At masaya ka pa na ibinabahagi mo ito, na hindi ikaw ang dating yan. Ano pa nangyari sa iyo? Gusto mong malaman? Oh, lika, sumama ko sa akin. Papakilala kita. Sama ko sa akin sa church, sa Linggo. Sapagkat ikaw mismo ang buhay na patotoo na ang buhay mo'y niliwanagan na ng Panginoong Jesucristo. Hindi yan para sa iyo at para sa akin lamang. Ang nais ng Panginoon, yan ay maibahagi natin sa iba. Amen po. Ito nga, sa Isaiah 25 verse 7. Sa Old Testament ito. Ang totoo niya, tinan niyo. Nung panahong yon, si Haring Saul, sinasapian siya, no? May sapi. Nakita na ba kayo na may sapi? Yung pagkabilog ang buwan, nagbabago ang ugali, nag-iibang anyo. Pagbilog ang buwan, nabig sabihin ng bilog ang buwan, pag may regla. Okay. Yung ang hormone niya kakaiba, nag-iibang anyo. Okay? Ngayon, ginagawa niya, ipinatatawag niya si David. Si David noon, anak ni Jesse, siya'y pastol. Bata pa siya noon, teenager pa lang. Tawagin ng anak ni Jesse. Okay, tapos tinawag siya. Tapos tutugtog ito ng harp. Tutugtog siya. Pag tumutugtog siya ng music, yung distressing spirit, umaalis kay Saul. Bumabalik siya sa dating anyo. Kaya alam niyo, pagka may sumpong, anong kailangan mo? Give thanks with a grateful heart. Ayan, di ba? Aawitan mo siya ng mga awitin. Mapupuna mo, pagbabalik sa dating anyo.
Yan, nagbalik ka na sa dating anyo. O, tinan nyo, nagbalik ka na sa dating anyo. Di ba? Tinan nyo katabi mo, nagbalik na sa dating anyo. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say. Huwag na huwag mong sasabihin, ako'y mahina, hindi ko kaya, hindi ako magtatagumpay, hindi ko ano. Huwag mong sasabihin yun. Dahil sa ginawa ni Jesus, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Iyan ang pinakamahalaga. Marunong ka magpasalamat sa Diyos. Give thanks. Amen. Mas marami reklamo kaysa pasalamat. Natatandaan niyo yung minsan, senior ko yun eh, yung sa Numbers 21, yung ahas. Kasi ganito po yun eh. Yung bago yung pinako ang Panginoong Jesucristo sa cross, sabi niya, tulad nung panahon ni Moses, na inilift up niya yung ahas, yung bronze serpent, doon sa ilang, upang ang sino mang matuklaw ng ahas, titingala doon, hindi siya tatablan ng kamandag. Eh gayon din ang anak ng tao. If I be lifted up, sabi niya, I will draw all men unto me. So yung lahat ng may kamandag ng kasalanan na tumingin ka kay Jesus, hindi ka maapektuhan ng kasalanan mo. Pag tumingin ka lamang kay Jesus at nanalig ka na siya ang antidote, siya ang solusyon para sa kamandag ng kasalanan, ay wala nang bisa sa atin sapagkat si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa kasalanan. Ginawa niya ang hindi nagawa ng kautosan dahil sa ating likas na kahinaan. Doon tayo magliliwanag. Kaya nga sabi sa Romans 8, okay, verse 1 to 3, kaya nga hindi nakahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi dito, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sabi, batas ng kasalanan at kamatayan. Pag nahuli, dapat batuhin. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga na ang pag-isa kay Kristo Jesus. Bakit ginawa ito ng Diyos? Ito ang sagot. Sabay-sabay, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at sa anyong yon, anong ginawa niya? Inatulan niya ang kasalanan. Kaya ang kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin, hinatulan na kay Kristo. Sino pang hahatul sa atin? Wala na tayo sa kahatulan. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Yan ang liwanag ng pagkakilala kay Jesus. He is the light of the world. At dito, tinan nyo, sa Isaiah 25. Okay. Ang kanyang wawasakin sa bundok na ito, ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan. At ang lambong, veil, lambong na inilalad sa lahat ng bansa. Okay, basahin nyo ulit. Ready? At kanyang wawasakin sa bundok na ito. Alam nyo yung bundok na ito, Zion. Yung Zion, yung Mount Zion, is the yung mountain, yun yung bundok ng papuri. Yun yung praise. Doon yung papuri sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga papuri, sabi niya, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Dalawang bagay yon, yung itinaas niya talaga literal o yung siya itinataas natin sa pamamagitan ng ating awit. Nag-guess niyo ako? Now, at kanyang wawasakin sa bundok na ito, okay, sa mga papuri, ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Aalisin niya ito. English translation. Okay. And he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Kaya ang ginawa namin, noong nagpasko sa bayan, yan ang mga awit natin, yung mga victory song. The Lord is building Jerusalem. Inaawit namin yun. Inaawit namin yung mga victory song doon. At nakita natin, eto na, nagsimula ng nagdadatingan kayo rito. May nagdadala sa inyo, may nagsasama sa inyo, o yung iba sa inyo, walk in kung saan dumarating,
nakikiisa. Salamat sa Diyos sa inyong lahat. Pinatunayan ninyo na ang Diyos ay totoo tapat sa kanyang salita sapagkat hindi mo mapigil ang sarili mo na umaten. Nagigets niyo ako? Kaya sabi nito sa 2 Corinthians 3.16, ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. So yung veil na yon, the only way that is going to be taken out is for them to receive Jesus Christ. Pag tinanggap siya ang ilaw, kahit yung religious darkness, mawawala. At ang isa, malaya na ngayon na makapagseserve. Malaya na maiibig ang Panginoong Jesucristo. Malaya na kapagpupuri. Dati, nakaganyan ka lamang. Ako'y magpupuri. Ngayon, pasayaw-sayaw ka na. Hindi ka na makatigil sa pagpupuri sa Panginoon. To God be the glory. Amen po. Sa Ephesians 4:18, okay, so share ko rin po sa inyo ito bago, no. Ephesians chapter 4, verse 18. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, kabulagan ng kanyang puso. Okay, sa Tagalogin po natin, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibas ay nahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang katangan nilang mga puso. Katigasan puso. Pagka ikaw patuloy na ginagawa mo yun, the same kind of sin, matigas na ang puso. Parang hindi ka na makapag-repent. Parang hindi ka na makapanumbalik. You keep on lying. You keep on doing things that, alam mo naman na ayaw ng Diyos yun. Alam mo na hindi nagugusto ng Diyos yun. Ano ang remedy? Go back to Jesus. Go back to the cross. Turn your eyes upon Jesus. Amen po. Alam niyo ba yung awit na yun? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of this earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes. Focus, refocus upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of this earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. At ito pong pangatlo, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ay makikita ito in physical darkness. Alam niyo, mayroong isang pagkakataon na si Jesus, ano ko, ito po, doon sa John chapter 9. Okay. Nakita ni Jesus yung isang lalaki na bulag mula pa sa pagkapanganak. Ang tanong sa kanya ng kanyang mga alaga, tinan niyo, sino nagkasala, ang magulang o yung tao mismo at siya ay bulag? Hindi po ba ganyan ang iniisip natin? Iniisip, karma. Sabi niyo ngayon, nakikita niyo, lagi ko naririnig yung salitang yan, karma. Na karma. Narinig niyo ba yung salitang yan? Yung may, para pang ginadjus ka niya na ang Diyos, hinusgahan ka ng Diyos, kinarma ka ng Diyos, pero ang Diyos ay napakabuting Diyos. Hindi niya gustong tayo i-condemn, ang gusto niya tayo iligtas. Gusto ng tayo ng Diyos tayo mahalin. Ang gusto ng Diyos tayo makapiling. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay maimpyerno. Gusto niya tayo ay makapiling magpakailanman. So ang tanong, sino may kasalanan? Yung magulang ba niya? O yung tao mismo? Oh, sabi sa verse 3, ito ang sagot. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man. Ito lang purpose. Kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ano yung mahayag sa kanya? That Jesus is the light.
na si Jesus ay ilaw. Sabi niya, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Na yung bulag ay makakakita, yung namumuhay sa kadiliman ay maliliwanagan at magbabago ang uri ng kanyang pamumuhay. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kung kayo po ay matagal ng Christian, at pagkatapos, kayo ay nahuhulog doon, pabalik-balik kayo sa kasalanan, na aalipin kayo ng kasalanan, mga minamahal ng Panginoon, pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus sa sumpa ng kasalanan. Amen po? Sa sumpa ng kautusan, tayo po ay malaya na. So, dito sa verse 10 hanggang 11, tinan nyo. So, itong tao, pinagaling ni Jesus. Ang ginawa niya, lumura siya sa lupa, tapos ang pinahid niya yung putik sa mata. Ewan ko lang kung kayo papayag, ano? Kung halimbawa, kayo yung bulag, pagkatapos naririnig niya, tapos naririnig niya, pagkatapos ipinahid bigla sa iyo, di alam mo na na yun ay lura ng... Eh, papayag ba kayo nun? Hindi. Sinong papayag? Eh, hindi niyo naman alam na si Jesus yun eh, di ba? Parang, pero itong mama na ito eh, pumayag siya. Tapos sabi niya, sige, maghugas ka doon sa pool, sa pool of Siloam, maghugas ka. Pagkatapos niya maghugas, nakakita siya. Eh, nung ginawa niya yon Sabado, Sabat, hindi ka pwedeng mamulot ng patpat, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano, at pag gumawa ka, kapatay, babatuhin ka. Sipin mo, nagugutom ang anak mo, naubusan ka ng panggatong, tapos namulot ka ng patpat, tapos minaispatan ka doon, binato ka kaagad. Salamat sa Diyos, wala na tayo sa kautusan. Ano po? Tulad nga, yung mga nagkukumit ng sexual immorality, di kung yun ay totoo pa hanggang ngayon, pati yung paglabas mo pa lamang yun sa malainin, nagkalat na ang bangkay dyan, durug-durug sa bato. No, sabi rito, therefore they said to him, how were your eyes opened? Paano ba nabuksan ang iyong mga mata? Sabi ng lalaki, a man called Jesus made a clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and washed and I received sight. Tagalog. Okay. Tanong sa kanya, ano ba nangyari? Paano ba nabuksan ang iyong mga mata? Yun ang question. Sabi niya, ang taong tinatawag na si Jesus. Sabay-sabay. Ang taong tinawag na Jesus. Isa pa. Tinatawag na Jesus. Gumawas ng putik, pinahiran ng mata, tapos pumunta raw ako doon sa Siloa, maghugas, naghugas naman ako. Eto, nakakakita na ako. Sabi niya ganun. Hindi sa Diyos. Paano eh, ginawa niya yun Sabat. Sabi naman yung iba, pwede bang ang makasalanan makapagpamulat ng mata na ipinanganak na bulag? So nagtatalo-talo sila doon sa ginawa ni Jesus. Kaya itong story na ito, yung physical darkness, makikita natin na merong purpose ang Panginoon sa mga sickness, kung bakit katulad nung si Lazaro. Yung si Lazaro, hinintay pa niya 2 araw. Bago pa niya pinuntahan. Ang travel ay 2 araw din. 4 days. 4 days nang patay. Mabaho na nung kanyang puntahan. Sadya. Sabi niyo ngayon word na yan? Sadya. Ito, mga sadya upang maluwalhati ang Diyos, upang ipakilala niya kung sino siya. Doon ipinakilala niya siya resurrection and the life. So dito, ang ipinakikilala niya rito, siya ilaw. Kaya ang kanyang mga pangusap dito, sabi niya rito sa verse 17, muling sinabi nila sa bulag, pinipilit sila, gusto nila na yung bulag, ay huwag maniwala na si Jesus ay sa Diyos. Sabi rito, muling sinabi nila sa bulag, ano masasabi mo tungkol sa kanya? Matapos nilang sabihin na hindi yun sa Diyos, kasi ginawa nila yon Sabat. Sapagkat binuksan ng taong ito ang iyong mga mata. Alam niyo ang kanyang sabi? Ang sagot niya? Siya'y isang propeta. Nung una, sabi niya, siya'y ang taong tinatawag na Jesus. Tao lang siya. A man called Jesus. Ngayon, isa siyang propeta. Kaya, nakikita natin dito na ang bawat ginagawa ng Panginoong Jesucristo, maging sa ating buhay, yung mga physical, yung
Katulad po nung ako ay na-COVID, magkatapos ay nadala ako sa ward, sa COVID ward ng lung center, Philippine Lung Center. Mga minamahal ng Panginoon, hindi ako nakaramdam ng nervous. Ang nakita ko doon ay goodness of God. Ang nakita ko doon ay compassion ng mga frontliners, kung gano'n sila ka-compassionate sa mga tao. I keep on preaching about compassion. Yun ang ginawa ko mga sermon habang ako ay nandun sa COVID ward. 10 days ako na nandun. Ang aking isinishare ay goodness ng Panginoon sa gitna ng isang sitwasyon na uncertainty. Ako ba'y makakalabas pa rito? Kailan ako makakalabas? Maging yung pagkain na hindi ko makain, ipinag-pray ko. Imagine, sino sa inyo nakatikim na ng pagkain ng ospital? Pagkitaas ang kamay, okay, mga taong ospital, hindi makain. Ay tinatapon lang, pagdating, tinatapon lang. Naikwento ko na sa inyo ito, alam ko. Pero ang kinukwento ko ay, bakit nagustuhan ko at bakit kinasabikan ko? Hinihintay ko yung dating ng pagkain. At pwede naman ako magpa-order sa King Bee na andun yung staff. Pwede nila ako ibili. Binibili na nga nila ako eh, lagi eh. Pero pinag-pray ko, sabi, nahihiya kasi ako na tanggihan ko yung kanilang pinagsisikapang pagkain na makabubuti sa akin. Sabi niya, yung po tinitimpla ng nutritionist para kayo gumaling para sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po ako na nahihiya ako na hindi ko kainin. Kinasabikan ko. Seriously talaga. At marami dito magpapatotoo na yun ay kinasabikan ko. Mga minamahal ng Panginoon, maging sa pagkain, kumilos ang Diyos. Tinulungan niya ako. Hindi lalo na nang pagsishare sa inyo, ngayon naiintindihan ninyo ang liwanag ni Jesus. Naliwanagan na kayo tungkol sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen po. Tungkol sa moral darkness, tungkol sa religious darkness, at ngayon, tungkol sa physical darkness. Napakabuti ni Lord. Amen. Amen po. So, ito, sa John 9, verse 35 to 38. Okay. Nabalita ni Jesus na siya pinalayos nila at nang kanyang makita siya, pinalayos na sila sa church, yung bulag na nakakita. Kasi nga, ay naniniwala si Jesus ay sa Diyos. Si Jesus ay sugo ng Diyos sa kanya. At sino ba naman hindi? Ang sabi niya, hindi ko alam kung siya'y makasalanan. Yun ang pinipilit niya. Kung sinasabi, yan ay makasalanan. Hindi ko alam kung siya'y makasalanan. Pero isang bagay ang alam ko. Ako dati, bulag ngayon nakakakita. Amen pa tayo doon. Hindi mo ba pwedeng ipatutoy? Hindi ko alam kung ang church ay ganito o ganon, ang church. Pero ang alam ko, dati ako ay bulag, ngayon nakakakita. Dati hindi ko alam ang aking pananampalataya, ngayon nakikita ko. Dati hindi ko alam ang aking salvation, ngayon alam ko. Purihin ang Diyos. Amen ba tayo doon? Maaring hindi pa ninyo alam ang maraming bagay. Marami sa inyo na akala ninyo alam nyo na, pero hindi pa po. Marami pa kayong dapat malaman. Kailangan umattend pa kayo ng mga seminars para malaman ninyo. Para mas lumalim kayo. Para mas matuto kayong i-present ang salvation sa inyong kausap at mapatanggap ninyo sila ng tungkol sa kaligtasan na tinanggap na ninyo. Kasi dito si Jesus, nabalitaan ni Jesus, siya pinalayas at nang siya makita, sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Yun ang kanyang tanong. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Okay, tinan niyo ang sagot nito. Sino ba siya, Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya ang nakikipag-usap sa iyo. Tapos eto ang sagot niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sumamba sa kanya. Nakikita niyo yung alam niyo lang ang tungkol kay Jesus, naging Panginoon mo si Jesus, ngayon, sinasamba mo na si Jesus. Napakabuti ng Panginoon na tayo magkakaisa. Every single Sunday, magkakasama tayo. Huwag kayong papatlang. Marami pa tayong matutunan sa mga darating pang mga Sundays tungkol sa kaliwanagan at pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Don't miss a single Sunday sapagat maraming ituturo sa atin ng Panginoon. Anong susunod ng mga lessons natin? Mga Bible studies, tungkol sa worship. Eh, sinamba siya eh. So tingnan natin, ano ba yung pagsamba? Ang alam natin ay sumimba. Pero ang pagsamba ay pag-aalay ng buhay mo sa Diyos, sa Kanya na may likha sa iyo.
Kaya sa kanyang lahat ang kapurihan. Abangan ang susunod pang mga lessons natin. Amen po. So tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Yung hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, inaanyayahan ko kayo, nasambitin niyo po ang panalangin ito, nawaring ito sa inyong panalangin. Sambitin niyo ito ng buong puso. Mahal na Diyos, salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa akin. At siya nabuhay ng nagbuli upang patunayan ang kanyang kapangyarihan na makapagligtas sa akin. Kaya binubuksan ko po ngayon, sambitin niyo po yan, binubuksan ko po ngayon ang aking puso para sa kanya. Panginoong Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name. Amen and amen. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen and amen.